Okay, so what's up sa inyo mga kaibigan, no? Well, it's me, Teacher Kevin PH, at nagbabalik na naman tayo para sa isang panibagong video. So, lingit sa inyong kalaman mga kaibigan, si Teacher Kevin PH po ay string computer technician. Opo, sideline po natin yan, pero sideline natin as of now na wala pa tayong permanenteng trabaho. Pero kung sakali man napala rin tayo o swertehin, parang gusto rin nating magpatayo ng shop. Pero I think malabo pa, unless na lang kung merong tutulong sa atin, no? Ang inaasahan ko lang kasi ngayon, syempre yung kakarampot ng kita sa pagre-repair at sa YouTube mga kaibigan. YouTube, medyo meron lang ding konti at salamat kasi okay na rin pang allowance namin ng pamilya ko. So, eto mga kaibigan, natanong niya, Teacher Kevin PH, practical pa bang ayusin or iparepair sa mga computer technician ang isang laptop na motherboard na ang sira? Well, I think depende yan mga kaibigan. Depende sa kung ano ang sira sa motherboard. Baka naman sa may processor lang o baka mamaya sa may RAM lang kasi lahat 'to nakatouch sa ating motherboard. Pwedeng-pwede nating ayusin 'yan kung magre-replace tayo ng piyesa. Pero to the extent na talagang as in marami ng technician ang nagsabi o tumingin sa iyong computer that the problem is really motherboard na, as in grounded na rin siya. For me, in my own opinion mga kaibigan, hindi na siya practical na ayusin. Depende rin sa model yan, ha? Depende rin sa model ng inyong computer at depende rin sa kung gaano ka-modern ang inyong computer. Kung alam mo naman na bagong-bago pa lang at kumbaga latest, marami pa tayong makukuhang mga stock na mga motherboards o mga piyesa, pwedeng-pwede nating ipaayos yan mga kaibigan. Okay? Pero ito, opinion ko na lang din as computer technician. Once na motherboard, ako lang to ha, mga kaibigan ha, ako lang to. Ako lang to ang magsasabi. This is just based on my own opinion. Alam ko mas maraming magagaling na mga computer technicians. In most of my clients mga kaibigan, na isang beses na ako sa pagiging computer technician ko for or about 1920, for about 3 years, magti 3 years mga kaibigan, isang beses lang po ako nag-repair ng motherboard. And luckily na-repair ko naman mga kaibigan, as in talagang as in nag-solder ka doon. Pero 2 weeks pa lang, bumalik na naman si client and ganun, motherboard na naman yung sira niya mga kaibigan, based on my checkings. Simula noon, hindi ko na nire-recommend ang mag-motherboard repair. Once na ma-check ko na motherboard na ang problema ng isang client, I do advise na bumili na lang sila ng bago. But then again, depende yan. Depende yan. Kung meron ka namang budget at sa tingin mo available sa market ang inyong motherboard na kumbiyene sa inyong mga laptop, why not? Bili kayo ng bagong motherboard. Pero para sa mga client ko na medyo may kalumaan na ang computer, sinasuggest ko sa kanila na once na motherboard na ang problema, better na bumili na lang sila ng bagong computer nila. Pag-ipunan na lang na bumili ng bagong computer. Hindi naman sa inaano ko, no, pero mayroong ibang mga technician mga kaibigan na alam nila sa sarili nila na once na motherboard yung problema, there will come a time, hindi natin alam kung mapapahaba ang buhay o mas mapapaikli, no? Pero merong time na magpapalya ulit yan. Okay? So halimbawa, magbabayad ka ng 3,000 to 5,000 pesos at masisira lang din siya for about 2 to 3 months. Edi sayang, di ba? So, payong kapatid lang, kung may budget ka, why not? Bili ka ng bagong motherboard. Okay? Kung ipaayos mo, bahala ka. At kung sa tingin mo naman, medyo may kalumaan na yung laptop mo, and sa tingin mo, about to retire na, pagpahingain mo na, mag-ipon ka na ng pera para sa bagong computer. So, yun lang ang advice natin para sa araw na ito. Maraming salamat at naway meron kayong nasagap na balita.